What's up mga gamers? Ako nga pala si RodPH and welcome to my gaming channel. At ngayon tayo ay muling maglalaro ng Minecraft. At sorry nga pala kung natagalan yung pag-upload natin ng video dahil ako ay naging busy sa school. Yan, sa mga ano kasi nag-take ako ng remedial tapos para makuha ko yung card ko. At ngayon tuloy na tayo kasi tapos ko nang gawin yon at nakapag-enroll na rin ako. At kung naalala nyo na nagkaroon tayo ng full set diamond armor at tools nung nakarang episode, ngayon ay kailangan natin ngayong maghanap ng mga villager para gawin natin silang librarian at makakuha tayo ng maraming enchanted book katulad ng protection 4, sharpness 5 at kung ano-ano pang mga enchantment. Kaya kailangan natin makahanap ng villager tapos gagawin natin silang librarian at kung ano pang pwede nilang gawing trabaho. At yan na mga gamers, alam ko na kung anong coordinates nung village at tayo ay dadaan na lang sa nether portal tapos doon tayo dadaan para mas mabilis natin matransport yung mga villager papunta dito dahil nasa 1,000 blocks away yung village sa base natin. Kaya gagawa mo na lang tayo ng nether portal para mabilis tayong makapag-transport ng villager dito sa base natin. At ipapakita ko sa inyo yung coordinates na ayan nakikita nyo sa screen at i-divide natin yung sa 8 at doon tayo magagawa ng another portal sa nether kasi ang 1 block sa nether is 8 blocks ang radius dito sa overworld. At yan, natapos na natin yung portal, sisindihan na lang natin. Yan, tapos pag nakapasok tayo dito sa portal, hahanapin natin yung coordinates na negative 2, negative 200. Katulad na nakikita niya sa screen. At yan, nandito yung portal natin. Tapos, hanapin natin yung coordinates na negative 2, tapos negative 200. Diretso lang dito. To 75, kailangan maging 2. Yan, diretso tayo doon. Tapos, dito na tayo mag-dig pa diretso hanggat maging negative 2. Ayan, onti na lang. At, ay, ako may laba. Bili, harangan. Yan, buti na lang, harangan agad natin. Tapos harangan din, hindi maabot. Yan, abot na. Oh, muntikan na tayo dun. Sayang gamit natin pag namatay tayo. Muntikan na ako mamatay sa laba. Uy, may ancient debris pa. Oh, meron pang ancient debris. Nagka-netherite pa nga. Nandito lang ako para gumawa ng highway eh. Sige, kunin na rin natin yan. Baka mawala pa eh. Yan, ang tagal naman masira nito. Ayun, nasira na. Okay. Yan, patuloy na natin yung pag-mimina natin. At yan na mga gamers, narating na natin yung coordinates na negative 2, negative 200. Ngayon naman ay gagawa na tayo ng portal at sana doon malapit sa village mag lagay yung portal natin kasi random yun dun sa range ng 8 blocks mag-spawn. At yan na mga gamers, nakagawa na ako ng 2x2 highway dito sa nether para hindi maano yung boat pag dadalhin na natin yung mga villager. Yan, tapos dito na natin ilalagay yung portal. At yan, sisindihan na lang natin. At yan. At sana doon tayo doon mag-spawn yung portal natin malapit sa village. Ayan na, pasok na tayo. Yes, gumana yung coordinates natin at yan, nandito na tayo sa my village. May nag-loading pa kaya hindi mo nakikita. Yan, hintayin muna natin mag-loading. At yan, na-loading na. Tapos, kailangan natin ng boat para
i-transport natin yung mga Billinger doon sa base natin. Papakita ko na lang pag na-transport ko na yung mga Billinger kasi siguradong matatagalan ako dito ng sobra. Ang likod pa naman ng mga Billinger, tapos minsan umaalis sila sa boat bigla pag natapunan ng tubig. Kaya balikin ko na lang kayo pag nadala ko na sila sa base ko. Pagkalipas ng ilang oras ay napunta ko na sila dito sa base ko. 100 blocks mula sa base ko, nilagay ko sila dito para hindi sila kukonek sa mga bed dun sa base ko. Tapos, yan, gumawa na rin ako ng Billinger breeder. Tapos, yung mga baby nandyan sa ilalim ay pag tumanda sila, bibigyan ko sila ng trabaho bilang librarian. Tapos, at nang bigyan nila ako ng mga iba't ibang klase ng enchantment books at yun yung gagamitin natin pang enchant sa mga item natin, tools, armors, at iba pa. Napapansin ko lagi tayong kinukulang sa iron. Kasi ang iron ay isa sa importanteng item sa paggawa ng mga kung anong-anong bagay katulad ng armor, tools, at kung ano pang item na gawa sa iron. Kaya ngayon, gagawa tayo ng iron farm at sarili ko tong design. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano to gumagana. Pupunta lang ako sa creative world ko para mapakita ko sa inyo kung paano ba to gumagana. At kung napapansin nyo, naka-beta ko ngayon kasi nag-update ako sa 1.19.20, kaya at yan na, nag-loading na yung world. Yan, nandito, ito po yung testing world natin. Dito po tinitesting yung mga gagawin natin sa survival world natin. At ito yung design ng iron farm natin. Yan, dito mayroon siyang item sorter para sa puppy, para yung puppy gagawin nilang bone meal. Tapos, yan. Tapos itong iron farm na to ay nagbibigay rin siya ng string galing sa mga pusa na inano ng mga Billinger, at iron na galing sa mga iron golem. At balagyan ko na lang kayo ulit pag na-build ko na siya sa survival world natin. At sa tingin ko, abutin ako ng ilang araw sa pag-build nito kasi sobrang hirap ilagay dun yung mga Billinger sa iisang lugar. At malapit na natin matapos yung iron farm natin, pero tingnan nyo mga gamers, may mga nag-ispawn na ng iron golem at mga pusa, kaya meron ng mga iron puppy tapos bone meal dun sa ano natin, chest at string. Kaya kung gusto nyo ng tutorial ay maglalagay ako ng tutorial, kung ano, comment lang kayo. Tapos hindi po tatapos kasi doon sa dulo ay maglalagay pa tayo ng 4 na Billinger, tas dito sa pangalawa, tas dito sa pangatlo. Hindi sabihin, hindi pa to kompleto. Kailangan natin dito ng 20 Billinger para gumagana siya ng maayos. Yung dalawang golem ang mag-i-spawn ng sabay. Hindi isa-isa katulad niya, no? Isa-isa lang. Kaya balikan ko na lang kayo ulit pag tapos ko na tong iron farm. Grabe, ilang araw na ako na tong ginagawa. At sa wakas, pagkatapos ng 3 araw ay natapos na rin natin tong iron golem. Opo, natapos ko po to ng 3 araw kasi may ginagawa po ako. Naging busy po ako sa school kasi nag-take po ako ng remedial katulad ng intro kanina. Pero ito na yung resulta sa natin. Nakita nyo naman na gayang-gaya natin yung nandun sa creative testing world pala natin. Ayan, ito yung item sorter. Yan yung composter para yung puppy gagawin yung bone meal. Tapos, yan yung item na sinasort niya yung ano. At ito yung laman niya. Meron na tayong 3 stack ng iron. Tapos, 1/2 stack ng string. Tapos, kaunti pa lang na bone meal. Pero dito sa gilid, meron tayong 29 blocks ng iron. Kasi hindi pa tapos yung iron farm, gumagana na. Kaya may 29 stack agad tayo ng iron. At kung gusto nyo ng tutorial ay gagawa siguro ako. Mag-comment kayo kung gusto nyo akong gumawa ng tutorial. Pero doon na siguro tayo nagtatapos. Maraming salamat sa panonood. Please consider
like and subscribe and click the bell. Paalam!